si Satanas. Ano nga ba ang pagkakakilala natin kay Satanas? Para sa akin ay ilang milyong taon na siyang talunan. Isa siya ang dating anghel na nag-asam maging Panginoon. Ama ng pagseselos, ama ng inggit, ama ng kasinungalingan at pagnanakaw. Ang kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa kapatid na ninakawan at ang sinapit ng kapatid na nagnakaw sa bandang huli. Ako si Silas. Samahan niyo ko sa isa na namang gabi ng kwentuhan ng kababalaghan, misteryo, at tunay na katatakutan dito sa Pinoy Online Pocketbook. Nagsimula ang storyang ito kay Obet. Si Obet, isang tubong malabon na lumipat ng Quezon City. Noon ay isang hamak na waiter lamang. Naging gasoline boy. Nakaangat bilang isang call center agent hanggang sa kinalaunan ay napromote bilang trainer dahil sa kanyang husay sa pagbebenta. Di niya alam na sa trabaho ding yun niya makikilala ang mapapangasawa niyang si Celine. Hindi naging madali ang buhay para sa dalawa nung nag-uumpisa pa lamang sila. Teheras ang kanilang kama. Ang kanilang pagtulog ay halinhinan o di kaya ay sabay, ngunit parehas nakatagilid upang magkasa sila sa maliit na kama. Salat man sa pera at pagkain ay busog naman sila sa pagmamahalan. Kaya naman di rin nagtagal. Ang pagmamahal na yun ang nagbigay ng inspirasyon upang sila ay makaangat sa buhay paunti-unti. Nag-resign ang dalawa sa trabaho kahit wala pang siguradong pupuntahan. Nakitira ang noon ay mag-live-in partner pa lamang sa magulang ni Obet. Maganda ang naging environment doon. Kahit papano ay nasusuportahan sila sa tirahan at pagkain habang sila ay nagpo-formulate ng panibago nilang pagkakakitaan. Isang araw ay nakakuha ng big break si Obet nang makakuha siya ng kliyente para sa itatayo nilang maliit na call center. Maganda ang naging simula. Maliit man sa umpisa, di kalaunan ay nakilala sila dahil sa tekalidad nilang mga trabaho. Pinaghirapan ng mag-asawa ang kanilang reputasyon. Pinaghirapan din nila ang bawat sentimo na kinikita. Kadalasan ay 3 o 4 na araw ang pagitan bago makatulog ng 8 oras si Obet. Matindi ang naging sakripisyo niya upang mapalago ang negosyo ng kanyang mga kliyente. Nagbunga naman ito nang sunod-sunod na dumating ang mga kliyenteng gustong magpaalaga kay Obet. Dahil na rin ito sa mga naging rekomendasyon ng kliyente niyang natuwa ng sobra at kumita dahil sa kanyang mga gawa. Lumipas ang 6 na taon. Sa gitna ng mga panahong yun ay maraming kaganapang positibo, ngunit mayroon ding mga kaganapan na may bigati, tulad na lang ng pagkasawi ng ama ni Obet sa sakit na cancer, pati na rin ang kanyang tiyuhin at ang kanyang lola na namatay sa natural causes. Napakaganda sana ng pangarap ni Obet para sa pamilya. Kaya siya nagkaroon ng slight depression dahil narating niya ang success. Ngunit wala na ang ilan sa mga taong gusto niyang pasayahin gamit ang bunga ng kanyang pagsisikap. Kayunpaman, naging maayos naman sa kanyang mga biyanan at mga kapatid ng kanyang asawa kahit pa noong sila'y nag-uumpisa pa lamang. Ay wala siyang nakuha rito kundi pangmamata at pambabastos. Sinuklian pa rin niya ito ng kagandahang loob at patas na pagtingin. Sa katunayan ay kinuha niya bilang isang empleyado ang isa sa mga kapatid nito, Singil. Singil ang pinakabatang kapatid ni Celine na noong nag-aaral ay isang napaka-odd, napaka-pangit
sinungaling at pariwarang bata na madalas wala sa bokabularyo ang paliligo. Hindi na sana siya makakapag-aral dahil matatanda na ang mga magulang nila. Ngunit sa panghaharang ng kanilang ina, napuwersa ang mga magkakapatid na mag-ambag-ambag kasama na ng ilan sa kanilang mga tiyuhin at tiyahin para makapag-aral ang babaeng Singil. Kahit meron siyang long history ng pagsisinungaling lalong-lalo na sa pag-aaral, may pagkakataon na hindi na pala siya pumapasok sa eskwelahan pero kinukubra pa rin ang baon, ay binigyan pa rin ito ng pagkakataon ni Obed bilang tulong niya sa pamilya ng kanyang asawa. Maayos na maayos sana ang lahat. Nakakapag out of town, nakakapasyal, nakakakain sa labas ang buong pamilya. Masaya tuwing may birthday at Pasko dahil pinaghahandaan iyon na mag-asawang si Obed at ni Celine. Ngunit isang araw, kumuho ang mundo ng mag-asawa na tila ba para silang sinumpa ng pagkakataon. May pinasok kasing transaksyon si Celine na nagresulta sa pagka-scam ng kanilang ipon pati na rin ng pera ng kanilang mga kakilala. Bago pa pala ang mga pangyayaring yun ay may kinikimkim ng inggit at hinanakit ang mga kapatid ni Celine sa mag-asawa. Napakaganda kasi ng teamwork nila at tila ba sa isang tinginan pa lang ay alam na nila ang gagawin. Umabot sa puntong parehas silang nasa itaas at nakakatulong sa napakaraming tao bukod sa pamilya. Katulad nga ng sinabi ko kanina, si Satanas ay ang ama ng inggit. Bagsak na bagsak ang mag-asawang si Obed at si Celine. Sa dami ng mga naniningil sa kanila ay hindi na nila alam ang gagawin. Mga ilang ulit sinubukan ni Obed humingi ng moral support sa pamilya ni Celine, ngunit hindi nila ito pinapansin bagkus ay halos pagtawanan pa ito. Unang senyales na masaya sila sa sinapit na mag-asawa. Sa kabila ng kanilang napakagandang mga nagawa para sa kanila, ay nasisigmura nilang pagtawanan na lamang halos itong dalawa na dumadaan sa matinding pagsubok. Hanggang sa isang araw, habang nag-uusap silang pamilya, ay tila ba parang ginamit ng Diablo ang panganay na kapatid nila para bigyan ng ideya si Nel upang sulutin ang kliyente ni Obed. Para talagang nasa palabas ang mag-asawa, ang buong pamilya ng babaeng si Celine ay bumubuo na pala ng isang napakasama at matinding balak. Ultimo ang kanilang nanay ay hindi tumutol dito. Hindi man lang binigyan ng konsiderasyon na may mga anak din ang mag-asawa. At tulad ng sinabi ko kanina, si Satanas ay ama ng pagnanakaw. Mayroong dalawang klase ng sanib kung hindi nyo nalalaman. Ang sanib kung saan papasok ang masamang elemento sa loob ng isang mortal at kokontrolin ang katawan at pag-iisip nito pati na rin ang pagsasalita. Ngunit ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang bulong o buyo. Dahil sa paraan ng Diablong ito ay alam mo ang iyong ginagawa. Alam mo ang pangyayari sa iyong paligid. Ngunit nakakapasok ang maliliit na tinig na tila bumubulong ng kung anong dapat mong gawin. Sa galing ng Diablong magbalat kayo ay akala mo sarili mo ang nagsasabi noon sa'yo. Ang mga taong pinapasukan ng pangalawang klase ng sanib na aking nabanggit ay ang mga taong matagal nang may pinaplanong maitim na balak sa kanilang kapwa. Ang pag-aalaga pala ng mga maladyablong gawain sa kanilang mga isip at puso
ang siyang nagbibigay daan sa Diablo upang mapasok ang mga ganitong tao. Patuloy na binuo ni Nel ang kanyang plano habang araw-araw pa rin pumapasok sa trabaho. Ang mag-asawa ay halos isang kahit isang tuka na lang sa dami ng kanilang bayarin. Napuputulan na sila ng kuryente at ultimo ang kanilang mga anak ay hindi na nakakabayad sa eskwela. Kahit patuloy pa rin si Nel sa pagtatrabaho, ay nasa isip niya ang kanyang maitim na balak. Hindi na ito halos nagbibigay ng respeto sa kanyang mga katrabaho ultimo kay Obed. Siguro dahil iyon sa kanyang isip ay aalis na siya sa kumpanya. Habang mataimtim na pinaghahandaan naman ng mag-asawa ang pag-alis ni Nel sa pagre-review ng mga trabaho niya, ay may isang kasinungalingan pala itong pinlanta. Yun ay ang palabasin na aalis na siya sa kumpanya upang masulot ang kliyente. Nakumbinsi niya ang mga kliyenteng sumama sa kanya dahil sa mga maling balita at maling mga impormasyong ibinibigay niya sa mga ito. Katulad nga ng sinabi ko kanina, ang Diablo ay ama ng kasinungalingan. Dahil sa maingat na pagpaplano ni Nel, ay naisagawa niya ang karumal-dumal na pagnanakaw ng kliyente kina Obed. Unti-unti niyang pinagtatanggal ang mga tao sa kumpanya ng kanyang kliyente at ipinalit ang kanyang nobyo. Nagsisimula ng kainin ng Diablo ang kanyang moral. Ang puso niya ay nabalutan na ng ganit. Ganap na naging greedy na nga si Nel. Naging isang tao siyang walang pakundangan, lalong-lalo na sa mga nawalan ng trabaho at ang miyembro ng pamilyang nagkakaroon ng financial crisis. Mainam na lang sana kung umalis siya, ngunit lalo pa niyang ibinaon sa kumunoy ang kanyang kapatid. Ngunit mabait ang Diyos, lumipas ang ilang buwan at naging maayos ang kalagayan ni na Obed at Celine. May mga nagmalasakit na kaibigan at kasama sa industriya. Ultimo ang mga kasamahan sa simbahan ng nanay ni Obed ay tumulong. Ang pinaka naging susi dito ay si Mark, dating kasamahan ni Obed sa call center, na siyang nagpakilala ng Amerikanong kliyente at bumili ng kanilang kumpanya sa isang maayos na halaga. Totoo pala na pag wala kang masamang tinapay at niloko ka ng tao, ay may pagpapalang babalik sa'yo. Lumipas pa ang ilang buwan habang komportableng-komportable na si Nel sa kanyang nararanasan, ay may masamang balita na dumating sa kanyang email. Pasara na ang kumpanya ng kliyenteng sinulot niya. Mawawalan na siya ng trabaho. Sa kasamaang palad ay nasabayan naman iyon ng paghagupit ng matitinding sakit na dumapo sa mga taong mahal niya. Kinakailangan dalin sa ospital ang kanilang ina dahil lumalala ang butas ng kanyang puso dahil mas napalakas ang pagsisigarilyo nito. Ang kanyang tatay ay naging ulyanin habang ang kanilang panganay na babaeng kapatid ay na-stroke dahil sa sobrang katabaan. Ang problema, mawawala na siya ng trabaho. Paubos na ang kanyang mga naipon. Sa oras na ito ng pigatin niya na napagtanto ang mga nagawa niyang karumal-dumal at masasakit laban sa kanyang kapwa. Sadyang napakatindi ng balik ng kanyang mga nagawa. Sa mga oras na iyon, ay unti-unti niyang naiisip na ang nagawa niya sa kanyang pamilya ay may hahalintulad sa pagkakalulo ni Judas kay Jesus na sa ilang pirasong pilak ay ginawa niya ng katraiduran ang taong nagmahal at nagbigay ng pagkakataon sa kanya. Dito na pumasok ang samot-saring gawa ng Diablo sa kanyang buhay
nagsimula na siyang singilin ng prinsipe ng kadiliman. Dahil sa hirap na pinagdadaanan niya ay iniwan na siya ng kanyang nobyo na mas lalo pang nagpabigat sa kanyang nararamdamang hinagpis. Natuluyang sumakabilang buhay ang kanyang panganay na kapatid habang ang mga anak naman noon ay hindi siya kinilala bilang tiyahin at pangalawang ina. Mayroon pa silang isang kapatid na lalaki na sumunod sa panganay na isa rin sa mga dahilan kung bakit itinuloy ni Nel ang kanyang plano. May-ari ito ng pansitan sa Cebu, ngunit dahil isa rin siya sa mga nang-api ay tinamaan din siya ng karma. Sa ngayon, literal na siya ay natutulog na lang sa pansitan. Nagsara kasi ang kanilang negosyo nang may customer na magreklamo na may buntot ng daga ang kanilang pansit. Ang mag-asawang sina Obet at Silin ay patuloy na nga nakabangon. Ibinalik ng Diyos ng siksik, liglig at umaapaw ang nawala sa kanila. Ang kanilang mga anak ay lumaking mababait at hindi sakit sa ulo, taliwas sa sinapit ng kanilang mga pinsan. Dahil sa ilang pilak na pinagpalit at pinagkalulo niya ang sarili niyang dugo, ay mas matindi pa ang siningil na mapanlinlang na Diablo. Ang istorya natin ngayon ay hango sa totoong pangyayari sa buhay ng isa sa aking mga kakilala. Hindi ito tungkol sa multo, hindi tungkol sa aswang. Itong pinagkukwentuhan natin ay ang pinaka nakakatakot sa lahat. Ang trabahuin ng Diablo ang ating buhay. Lagi nating pakatandaan, ang trabaho ng Diablo ay wasakin ang ating pananampalataya. Kapag wala na tayo sa poder ng Diyos, ay madaling-madali niya nang pasukin ang ating puso at isip. Dahilan para tayo ay makagawa ng makasasakit sa ating kapwa o makakatisod sa kanila. Ang kwentong ito ay isang patunay na lahat ng paghihirap at pagsubok ay may katapusan. At ang mga gawaing labag sa utos ng Diyos ay may balik. Sana ay may natutunan tayo sa ating munting kwentuhan. Salubungin natin ang bagong taon ng may magandang intensyon, malinis na puso at pagmamahal sa kapwa at sa Panginoon. Ako si Silas. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta sa Pinoy Online Pocketbook. Pati na rin sa ating 1,298 subscribers. Maraming salamat po. God bless you everyone.